15 days after na manganak siya. Nanganak uli siya, so magtataka po kayo bakit nanganganak uli yung ano, yung rabbit. Hindi po yun naiwan ha. Hindi po yun naiwan sa loob kasi kung naiwan ho yun, edi, ano yun, malaki na po, lo. Ano po, may balahibo na po paglabas nyo. Ayan guys, welcome back to my channel. Favorite na rabbit mga kablak. Ay. Oh, yan. Tumatanong po si Kim. For today's topic mga kablak, ang ating pong sishare ko sa inyo ngayon, bakit nga ba hindi pwedeng pagsamahin ang doe, ito, like Kim, at saka yung buck sa ano, pagka mga breeder age na po sila. So, starting 3 months old, hindi na po natin sila pwedeng pagsamahin, dapat magkahiwalay na po sila ng cage. So, kung may mga partner po na doe at saka bug, dapat po paghiwalay natin. So, yun po yung topic natin at isishare ko sa inyo for today. So, let's go na po tayo sa ating topic. Ayan mga ka-vlog, welcome back again to my channel. So, pag-usapan na po natin yung aking senior sa inyo a little while ago. So, may mga nagtatanong po na, Sir Pabs, bakit nga ba hindi pwedeng pagsamahin ang doe at saka buck sa isang cage? Especially pagka breeder age na po. So, yun po yung ating isishare ngayon, itatopic po natin ngayon. So, mga ka-vlog, dun po sa mga hindi pa po naka-subscribe at ngayon lang po napadaan sa ating YouTube channel, please do subscribe and hit na rin po ninyo yung notification bell dyan. Yan. Para every time po na may new upload po tayo like this, kayo po yung unang makakanood. So mga ka-vlog, tuloy na po natin ang topic natin. Ayan. Bakit nga ba hindi pwedeng pagsamahin ang buck at saka doe sa loob ng cage? Sa isang cage ng dalawa. So, the reason why, especially pag 3 months old na po ang ating mga rabbit, yung buck at saka yung lalaki, at saka, o nga pala po mga kablad, yung buck po ay lalaki at yung doe ay babae. So, yun po. Pagka 3 months old na po ang inyong mga rabbit, dapat po ay magkahiwalay na po sila ng kulungan o cage. Kasi dun po nangyayari ang mga early pregnancy. So, pagka nagkaroon po ng early pregnancy, masisira po yung cycle. Though, ibig sabihin, in 3 months, pwede na pong masampahan ni buck yung, ano, yung ating doe. So, magkakaroon po ng early pregnancy. Ngayon po, pagka nagkaroon po ng early pregnancy, anong tawag dito? Siyempre, bata pa po yung ating rabbit. So, ngayon po, hindi po niya maalagaan yung kanyang mga anak. So, hindi naman po most of the time ay ganun po nangyayari. May mga rabbit po na kahit maaga po silang ano, maganda rin po mag-alaga. Pero, mostly, halos lahat po ng mga nagkakaroon po ng early pregnancy ay namamatay po yung kanilang mga rabbit, yung mga anak nila, hindi nila napapadede. Tapos, ina-abandon po nila kasi nga hindi pa po nila kayang hindi pa po sila marunong mag-alaga ng kanilang mga anak. Kasi bata pa po, hindi pa po nila maalaga ng ayos yung kanilang mga anak. So sa mga rabbit, family, ganun din po ang kadalasan, ganun din po nangyayari. So ngayon po, kasi yung buck po, pagka naging 3 months old, lumalabas na po yung balls niya. Pag lumabas po yung balls yun, active na po yung for breeding. Nakakasampa na po yun. And siyempre, pagka bata pa po, very active po sila. So lahat, hahabulin po nila. Kahit yung mga doe, yung mga kapatid ba? Usually kapatid eh. So mabubuntisan po nila yung kapatid na ng rabbit. So pagka magkakasama sila sa ano. Ngayon, para maiwasan po natin yun, ihiwalay natin po ang mga buck. Kahit samasama po yung mga buck, kahit samasama po yung mga doe, basta maiwasan po natin yung early pregnancy. So ito po pong isa, pagka breeder age na po sila, pagka breeder age na po sila, usually talagang dapat magkahiwalay na po yung doe at saka buck natin. Kasi po, ganito po mangyayari.
Pagka breeder isa po sila, I'm talking about 6 months old. So pagka yung po ay nasampahan na, nasampahan na ni Buck, yung ating doe, siyempre mabubuntis na po yon in the coming 15 days. So possible na buntis na po yung ating mga rabbit na doe. Ngayon po, may mga instances po na nasasampahan uli ng ating buck yung doe. So nagkakaroon po ng double pregnancy. During 15 days after na masampahan ni ano, kung magkasama po sila sa cage, nasampahan na po si ano, within the 15 days possible buntis na po ang ating mga rabbit, so ang ating mga doe, kasi hindi pa po sila ano, kung hindi pa po sila nanganganak, hindi pa po natin siya pwedeng tawagin mama doe. So yung mga doe natin pwede pong mabuntis within 15 days pagka nasampahan na po. So ngayon po ang mangyayari po noon, by the time na buntis po siya na wala po siya, magkakaroon pa uli siya ng another pregnancy. Kung masasampahan uli siya ng buck. So, yun po yung ating iniiwasan para hindi magkaroon ng double pregnancy. Kasi masama rin po yung double pregnancy. Kasi, pag nangana, within 15 days, buntis, tapos sasampahan uli ng ating mga buck, kung magkasama sila sa cage. So, 15 days, another 15 days, manganganak na po siya. So, pagka nanganak po yon, siyempre, aalagaan po niya yan. And then, by the time na manganak uli siya, kasi nag-double pregnancy po yung ating, ano, confirm na nag-double, kaya nag-double pregnancy po yung ating doe. So, nanganak ng, 30 days. After pang manganak siya ng 15 days, after na manganak siya, nanganak uli siya, so magtataka po kayo bakit nanganganak uli yung ano, yung rabbit. Hindi po yun naiwan, ha. Hindi po yun naiwan sa loob, kasi kung naiwan ho yun, edi, malaki na po, Lord. Ano na po, may balahibo na po paglabas doon. So pagka nanganganak po ng ating mga rabbit, ang mga anak po nila ay walang balahibo. So on the fifth day, kompleto na po yung balahibo nila. So what fifth day, may kompleto na po yung balahibo niya. Pero hindi pa po siya nakadila. So back to our topic nga po, manganganak uli yung ating rabbit. So ang tendency po ng ating mga rabbit ay mayroon silang survival mode. So yung survival mode na yon po, even the wild, pagka ganun po, pero usually pagka nasa wild po sila, hindi po sila nakakaroon ng double pregnancy. Kasi nakakaiwas po sila. Unlike na nasa cage, hindi po sila makakaiwas kasi isa lang po sila ng lugar ng back. So mako-corner po ang ating doe kahit buntis na po siya. So ngayon po, pag nanganak po siya, automatic yon, may survival mode na ano, either na pwede niyang kainin o patayin yung iaanak niya para ma-survive niya tong mga existing niya, na kasi lumalakad na po yun, yung mga rabbit na po na pinanganak. So, or ang papatayin niya yung mga malalaki na, kasi para mabigyan daan niya, mabigyan ng way na mabuhay yung babago niyang panganak na mga rabbit. So yun po yung mangyayari pagka nagkaroon po ng double pregnancy ang ating mga mama doe. So ang iniiwasan po natin, magkaroon ng double pregnancy. Ganun po ang usually situation na mangyayari. Ilalaglag niya yung existing niya para mabigyan ng way yung bagong panganak. Or baka ang patayin niya po o di kaya slaughtered niya ay yung mga babagong panganak para naman tuloy-tuloy yung paglaki ng mga una niyang naianak. So yun po yung kwan. Pero yun po ay very emotional stress po yung sa ating mga doe. Kasi ano po yun, karoon po siya ng dalawang scene ng delivery. So pagka ganun pong mga pangyayari, nagkakaroon po ng wild attitude ang ating mama doe. Yung bang para kang kakagatin. So yun po yung mga nagiging sintomas ng nagkaroon ng double pregnancy. So yun po mga kablak, ang advice ko po, pagka pumalo po ng 3 months old ang inyong mga rabbit, so paghihiwa-hiwalayin nyo na po yung mga magkakapatid, kung marami po kayong cage na ano. Or pagsamahin nyo po yung mga buck, pagsamahin nyo po yung mga doe, para maiwasan po natin yung double pregnancy ng ating rabbit. Kasi napakahirap po yun sa isang rabbit, na ano, ayaw niya mong magpasampa,
So pag na-corner po siya ng lalaking rabbit sa kanyang cage, kasi isa nga po sila ng cage, eh talagang magkakaroon po ng double pregnancy po yung ating mga doe na rabbit o yung mga babaeng rabbit po natin. So sana po medyo naliwanagan yung ating mga viewers, yung ating mga followers dun sa akin explain, kasi yan po ay hindi po alam ng mga karamihan, especially mga pet owner. So ang ginagawa nila, partner yan eh. Pagpa-partnering ko, makasama yan sa cage. Tama po yun, pwede po yung partner. Ang gawin po, ang suggestion ko po, kung medyo malaki po yung cage nyo po, lagay nyo po ng divider sa gitna. Yung kahit yung screen. Basta meron lang po silang separation, yung dalawang ating rabbit. Magkasama rin po naman sila, lagi po rin naman sila nakikita. Basta yung ilalagay nyo pong divider ay screen din, yung mga katulad ng ganyan. Yung butas-butas po. Para nakikita rin po sila, nagkakaamo yan, ganyan. So, para hindi po sila mag-aaway pagka nagpasampaho kayo ng rabbit. So, by the way po, yung pag magpapasampo po kayo ng rabbit, magpapa-stud, yung do po ang ilalagay nyo sa cage ng back. Bakit po ganun? Ang mga rabbit po ay territorial. So, pagka ang back po ang inilagay nyo sa cage ng do, ng ating babaeng rabbit, mag-aaway po yan, aawayin po ng doe ang back. So, hindi po makakasampa yung pagkakaroon. The best thing is, yung doe po ang dadalhin natin sa back pag magpapasampa po kayo. So, yun nga po, lagay nyo po ng separator doon sa cage nyo. Pero, make it sure po na medyo a little bit bigger po yung ano nyo, yung cage nyo para hindi po sila masyadong suffocated naman sa isang cage niya. Halimbawa, yung dapat po ang ating mga rabbit sa cage ay nakaka-stretch, nakakahiga, at nakakatayo. Yun po yung pinaka-the best thing na cage na inyong paglalagay niya ng rabbit. Kasi doon po, namomotivate ang ating mga rabbit, ang ating mga stock na rabbit nga po, at isang form din po yun ng growth rate ng ating mga rabbit. Mabilis po magpalaki basta spacious po ang ating cage. Kasi pagka maliit po, kahit anong pong laki na yung rabbit, maliit yung cage nyo, hindi po siya lalaki ng ine-expect yung laki. So, kasi kayo po, ilagay po kayo sa kwartong maliit, tapos kayo po ay matangkad, eh di ba, makaka-scoliosis po kayo, makukuba po kayo. So, sa mga hayop, sa mga rabbit, sa mga livestock, kinakailang spacious din po. Para ma-attain po natin yung growth rate na hinahabol po natin sa mga livestock natin, especially ito nga, rabbit po natin. So, yun po. Spacious, especially yun sa mga doe. Ito po, yung mga katulad nito. Kita nyo po, ito, upgraded New Zealand lang po ito. Tingnan nyo naman po. Ganyan po siya. So, ang kwan po niya ay 2x3, ang kwan po niya, ang case po niya, 2x3x2. So, 2 yung luwang, 3 yung haba, tapos 2 rin po yung taas. Kasi 2 feet po yun, nasa feet po yun. 2 feet by 3 feet by 2 feet. Yun pong ina-advise ko na cage size para po mas maganda po ang paglaki ng ating mga rabbit. So, yun po. Kasi ang iba po, naghahabol po ng ano, ang liit naman ng cage niya. Nagtataka, pure daw yung kanyang rabbit, pero bakit ang liit? And sa akin, upgraded, super jumbo naman. So, sa cage po rin, may big factor din po ang ating mga kulungan, yung cages po natin sa ating mga rabbit. Kasi ang mga rabbit po ay mahilig mag-stretch. So, mapapansin nyo po, nag-stretching sila. And then, pag curious po sila, lagi po silang tumatayo. So, yung po nakaka-happy moment dun sa mga rabbit nating alaga pagka nakokot and react nyo po by that situation. So, yun po, isang form po nila yun ng pagpapalaki ng kanilang mga katawan. So, kung tayo po nag-gym, nag-ano, so mga rabbit, may ganun din po. Especially yung mga doe. Especially po yung mga doe, ha, kasi, di ba, yung mga nagpapalaki ng katawan, lalaki. So, mga doe po, sa rabbit family, sa rabbit, ano po, animals, doon po ang nagpapalaki ng katawan. Sila po yung nag-stretch kasi nagmamaganda sila. Nagmamaganda sila doon sa mga back. Kasi especially yung mga gusto na nila magpasampa. So, ganun po yung way po nila na
para sila po ay kung sa babae, kung sa tao po, para po maligawan at masampan. Wow! So, ganun po yung ating mga rabbit. So, mga kablog, so ito na, hanggang dito lang po yung ating topic. At bibigyan daan naman natin po yung ibang topic natin. So, sinare ko lang po to dun sa bakit dapat magkahiwalay ang back at ang ating dough. So, yun po yung rason kaya po natin dapat paghiwalayin. And then, para po maging maganda ang ating pagpo-produce ng kids, kung tayo din po yung napapadami. So, yun po ang napaka main reason para po doon sa ating back at saka dough. So, sana po meron po kayong napulot sa aking counting idea or something na pwedeng ninyong i-apply sa inyong mga lagang rabbit, especially yung pet owner. So, akala nila, pag-partner, pagsamahin talaga. Lagyan nyo po ng separator yung cage. So, dun po sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe and hit na rin po ninyo yung notification bell dyan para every time na may new upload po si Sir Pabs, kayo po yung unang makakanood. So, ito po muli ang inyong Sir Pabs na pawista-pawista. Medyo mainit po. Ito po muli ang inyong Sir Pabs. Keep safe, be healthy, and be strong. Be strong always. Bye-bye.